Ngayon ay gagawa tayo ng walis tingting. Walis tingting. Okay? Siyempre, ano ba ang kailangan natin paggawa ng walis tingting? Eh di siyempre, kailangan natin ng dahon ng niyog. Kailangan din natin ng karet or panggapas na maliit. Ha? Ito yung tinatawag namin sa dito sa Laguna. Okay? And then, syempre, kailangan din natin ng protection para sa ating daliri. Kaya kailangan kumuha tayo ng maliit na tela, tapos itatali natin siya dito. Yun. So, pwede na nating simulan ang pagkakayas ng walis tingting. So, pwede na tayong magsimula ng paggawa ng ating walis tingting. O anak, gusto niyo ba matuto? Hindi po. Ay, joke lang. Oo. O ano. So, pwede na natin siyang simulan. Ang pagkakayas. Okay. So, ang unang gagawin natin ay iwain natin dito sa side na to. Diretso lang. Okay. So, ibabalik natin kasi baka minsan may naiwan na dahon. And then, babalik na rin natin para matanggal yung dahon dito sa baba. Okay, then ilalagay na natin. So, medyo sa tingin nyo, mahirap gawin. Pero sa akin, ay madali na itong gawin kasi bata pa ako, ay ito na yung aming ginagawa. Kailan po kayo natuto mga gayas? Ano po, siguro mga 6 to 7 years old. Oh wow, so very young age. Ay nakakayas na si mami. Kasi ay sinasama ako, sinasama kami ng lolo mo noon sa Dubat para kami ay magkayas. Nagdadala kami ng baon. Kasi wala na tayong gagamitin dahil araw-araw ay ginagamit natin, so kailangan natin ng reserve. Marunong po ba si Daddy magkayas din? Oo naman. Ang galing kaya magkayas yun. Yeah. Tignan niyo po ba ang turuan? Sige, try mo. Sige, pakihawak. A few moments later. Kaya? Gusto mong itry, di ba? Hindi ganyan God. Eh. Sko, hirap pala mo ganito. Anak, dito. Ikat mo to. Dito, oh. Yan. Mali! Paano ba? Eh, kinakatang kasi anak. Go, dito. Doon sa dito. Sa inyo, madali lang. Kasi anak, syempre, sanay na si mami. At saka, nahihirapan yung kamay mo. Dapat kasi, dito, itong tatlong kamay mo, itong daliri, pang-control mo yan, doon sa hawak mo na karet. Tapos, ito yung gumagalaw. Ito ang nagko-control doon sa karet mo. Para pag nag-cut ka, ito yung ibinubuka. Control lang. Saka mo ididiin.
para mas madali. Anak, sa tingin mo, ano sinisimbolo ng walis tingting? Ano? Pagbubuklod-buklod kasi kapag iisang tingting lang, hindi kayo makakalinis agad. Katulad namin kanina, ano? Hindi kami makakatapos na linis agad sa bahay kung hindi kami magtutulungan sa loob. Ayan, tama anak. So, ang walis tingting ay simbolo ng pagkakaisa. Yep, yeah, 1 point for that. At saka, usually, ang walis tingting, kaya ako ginawa din ito para sabihin doon sa mga kabataan na hindi madali ang maggawa ng walis tingting. Lalo na sa loob ng classroom, ito yung laging pinuputol ng mga bata, pinaglalaruan. So, dapat ay hindi nila din sasayangin. At alam mo ba itong walis tingting, ito ay armas ng mga janitor. Bawa yung mga janitor, yung naglilinis ng kalsada, lalo na din naman sa tahanan, sa lahat. Ito yung pangunahing ginagamit. At saka pwede din itong extra income, lalo na ngayong home quarantine. Pero depende naman anak sa lugar. Diba? Halimbawa, kapag nasa lungsod, di hindi sila makakagawa nito kasi wala sa kanilang puno na mapagkukunan. Tsaka marami din sa atin na may alam kung saan galing ang walis tingting. Pero kalimitan, lalo na yung mga kabataan, hindi nila alam yung pinagmula nito, paano ito gawin. Kaya gusto ko ding i-share sa kanila kung paano ito ginagawa. At syempre, nakakatuwa lang kasi mas maganda yung meron kang naibabahaging kaalaman. Pwede rin yung gawin nila sa susunod na araw. Diba, kuya? Yes! So, commercial muna tayo. Malapit na kami matapos. Wow! So, malapit na kami matapos. Kaya lang, parang aabotin na kami ng ulan dito. No. Nakita ko na ang liwanag. Matatapos ko na siya. Ito yung nakatali sa aking pinakayas. Eventually. So, ayun guys. Tapos na namin. Wow! So, natulungan talaga ako ng aking anak sa 5 piraso niyang kinayas. So, at least natuto naman siya. So, yan. So, pwede nang painitan sa araw para mas matibay. At pwede na rin namin gamitin paglilinis ng aming bahay. So, salamat sa panonood. Thank you for watching.